Well, yung mga paalala natin, no? Unang-una, nakikiusap tayo sa ating mga devotees na huwag pumunta doon ng lasing, no? Marami ang nangyayari na nag-aaway dahil sa kalasingan ng iba, no? At huwag na po tayong magdala ng ating mga anak na maliliit, baka mahiwalay lang sa atin. And of course, refrain from bringing in your cell phone anymore, yung wallet probably, yung huwag na magdala ng perang malaking halaga, or magsuot ng alahas. Kasi alam naman po natin na hindi naman lahat ng pupunta dyan na talagang devotee. Meron at merong sisingit na mandurukot dyan at snatcher. No? So talagang yun ang paalala natin sa ating mga kababayan. Ano? Well, meron namang ano, wag na mag-insist lalo na kung sasalubungin yung ano, no, yung procession, yung the time of the procession, hindi ka makakalampas diyan at definitely baka i-physically leap yung sasakyan mo at tanggalin doon sa kalsada. Lahat na nakaparada doon, although a night before, i-clear na yan. Lahat ng vendors at saka lahat na nakaparada doon ay tatanggalin. Yung gun ban will start on January 8 until January 10. Yung suspension ng permit to carry firearms outside residence. Doon lang sa City of Manila. Not the whole Metro Manila. I'll just add also, merong liquor ban yan a night before. Doon sa Santa Cruz at saka doon sa Quiapo area. Yung sasakyan, hindi na siguro dahil wala na papapasukin yan. Yung rota na yon ay sarado. Both, ano yan? Both yung both lanes. Or both yung papunta at saka pasalubong, sarado lahat yan. Kung magpaparada without identifying yung owner, then that would be magiging suspicious at magiging item of interest natin yun. No? Kailangan i-clear ng ating EOD K9 yun.